Pain becomes a lesson. Pain becomes paralyzing. Pero pag naintindihan mo na pain is byproduct of goodbye and goodbyes are endings of something bad and the beginning of something good, then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawang magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit hindi ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. So eto na nga, 'di ba? Alas 12 na. Tatawag pa ba kayo? Okay, open pa 'yung linya. Bago ang lahat, batiin ko lang Carjack, Ma'am's team, Monday. Lunes ngayon eh. Oo, Mami Banji, Mami Olet, Mami Vicky, Mami Elisa, ang kabanyog na merong pato sa ulo. Nakaraan, no? Tuwan-tuwa talaga ako sa pato sa ulo niya. Mami Mary Mejia, wala siya dito ha. Mami Red Lips, Mami Doya, Mami Yoli, MC Padulina, Mami Arlene, Mami Pearly Delorpo, Evelyn Del Castillo, wala sila dito. Bawal sila banggitin. And to all the Carjack members, hello po, ayan, thanks. Sabi dito, ang Carjack Team Hope, Team Baby Love, Team Sabaw, Team Puyaters _ Eating Global, at the Team Amiga. Sorry kung mayos lang ako ha, may singaw kasi ako sa tip ng dila ko. Ang sama sa live, makikita niyo ba? Wag na. Tawagin niyo ako dali, 7001-7949 or 8721-2429. Roland, baka meron pa tayong caller, ipasok mo lang na ipasok. 7001-7949 or 8721-2429. Si Merla, yung Zon, sabi niya, pag-greet naman birthday ko na, happy birthday! Maligayang birthday. Si Mami, Lorna Catilo, ay nag-PM kanina. Hello daw kay Macris, Criado, Ludi Alcances, Juvie Piscadera, at yung kinatawan sa kanto ng Tayuman. Kaya mami Lord Nakatilo. Oo, kamuning nga, pero nilipat ko na ng bahay. Nilipat ko na. Knock-knock, who's there? Kamuning, who? Kamuning, get me. Baby, I'm yours. Charot. Ang bobo ng joke. Ang tanga ng DJ, sorry. Lovely Lynn, ayan. Hello po. Shout out watching from Haro, Leyte. Uy, hello po. Jano, ayan o. Papa, shout out naman sa ano daw? Pakun and Privado family na pabalik ng Manila from Marinduque. Yung mag-ingat. Have a safe flight or paglalayag. Si Rodely, pakiblock nga to. Mga pangga, chances are I will not be airing tomorrow because we will be out. Most of the team members of Energy FM will not be around tomorrow. Hindi naman kami lahat. No? Ako lang palang hindi i-airi bukas. Pero pupunta kami sa awards night po. Parang ano yata, awarded yata ako na ano, best in clear skin, gano'n? Charot. May bagong... awarded yata ako ng best in clear skin. So, tatanggapin ko yung award bukas. Si Regina Molina, my sister name, Noreen Braun. Oh, hello po, maligayang bati. Sabi ni Rodely, wow, actually, tomorrow talaga, oh, I will be awarded with Mr. Clear Skin. I don't know.
Ano raw sabi ni Erlyn? Best in bangs. Pwede rin. Baka nga dalawa award ko eh. Best in bangs. Oo. Si Kapitan Sisa kanina kausap ko. Sabi niya, akala ko ilang araw ka lang magbabangs para pinakatawa naman. Sabi ko, oo. Akala ko din eh. Nasanahin na nga ako eh. Okay naman, di ba? Oo. Mabago naman, mga panggano. Alam ko na many years from now, pag binaligan ko tong chapter ng buhay ko na to, I'm going to laugh at myself. But that's life. Let's have fun. Deserve po yung mga awards. Gumaganon pa si Jay. Na-block nyo rin to. Good evening, sabi ni Gladys. Watching from Switzerland, Papa Jackson. Aww. Hello po sa lahat ng mga snowcaps dyan. Snowcap Mountain Whites. Okay, Banji, matulog ka na. Si Marga, pa-shoutout kami ng asawa ko na si Eugene Gardose from Kuwait, Cavite. Charot. Kawit lang. Si Kelly Ann Poor, hello po, maligayang bati po. Si Teresa Cabardo, maligayang bati. May caller tayo. From Singapore. Oo. La. Hello, La. Hello. Hello, Papa Jackson. Di ba La yung ano? Good morning. Yung sa Singapore, di ba? Parang pinaka, di ba nila yung La? Tama ba? Expression. Oo, oh, di ba? Tama po. Oh. Parang lungkot mo. Medyo po. Malungkot ka? Medyo, Papa Jackson. Medyo roar! Mabigat. Roar! Papasayin kita. Magiging dog muna. Teka lang. Shout out naman, Alma. Birthday niya now. Andito kami sa Kuala Lumpur, sabi ni Nelsie. Uy, happy birthday po. And anyways, ano to? Mga from Hong Kong to mga to. Hello po. Ayan, Tasinga. Malaysia yata. Anyways, Abril ang pangalan mo? Oh, Papa Jackson. Abril. Hindi mo lang oh, April, no? Abril talaga. Abril 3 po kasi ako, Papa Jackson. Ano na? Abril 3 po kasi ang birthday ko. Ah, anyways. wait lang. Si Nelsie pala to yung dumalaw, nagdala sa akin last time ng... Ano nga yung chicharong saging? Oh, sarap, no? Anyways. Kailan ka pala na Singapore, Abril? Last 2016 po. Ah, di ang tagal mo na dyan. Magwawalong taon ka na. Ha? Opo. Magwawalong taon na. Sa December. Anong work mo dyan? Office staff po. Office staff. Alright, sige. Napatawag ka kasi? Kasi ano, hindi ko alam kung kailangan ko ng kausap o kailangan ko ng ipayo mo, Papa Jackson, kasi hindi ko alam ang gagawin ko. I'll do my best. Tell me. Thank you po. Ano, broken family po kami kasi. And then, pag sinabing broken family, then, ano yung setup na yung, yan? Yung mother ko, pag-asawa sa iba. Mm-hmm. Ilan taong ka na mangyari ito? 10 years old po. 10 years old? Nangyari yan. Okay. Po. Ilang yung magkakapatid? Tatlo po. Pang ilan ka doon? Nasa middle child. Ilan po. Taon yung panganay niya na nangyari ito? 13 na siya kasi yung 3 bunso. Years ang gap. 7. Kasi 3 years ang gap na yun. So yung mom mo umalis, sumama sa iba? Eh, hindi siya ganun yung sorry, nangyari. Sorry. Opo. Kasi yung si nanay, si tatay ko, may mga barkada, which is very welcome naman sila noon sa bahay. Kumakain sila doon. Nakikita namin, which is parang family member ba namin. Apo. Then, suddenly po, yun, nung ano na, nalaman na nabuntis si nanay nung friend ng tatay ko, which is natutulog pa sa bahay namin yung... Naku po. Yun. And then, nag-asawa na siya. Umalis sila sa... So, pinangatawan na nila yung relasyon, parang ganun. Opo. Paano naman nalaman na yun ang ano?
Umalis po sila. Kumbaga, nagtaman ba? Ah, okay. Ganun okay. din okay, po. Okay. And then, nung di na, inayaan na namin, nag-move on na kami. Umalis kami sa province ng nanay ko. So, literally, umalis kami doon, pumunta kami sa province ng tatay. So, okay. doon na kami tumirang mga magkakapatid. So, nag-move on kayong apat? Tatlong magkakapatid at saka tatay niyo. Saan yung province ng tatay mo? Isabela po. Isabela. Inanay mo saan? Sa Quirino lang din po. Magkalapit lang ba yan? Opo. Okay, okay. Well, gusto ko lang malaman kung gano'ng kalayang proximity. O tapos? And then nung ano na, matagal ng panahon may anak na siya sa stepsister ko. And then nung nanganak ako, may anak po kasi ako. Yung nung nanganak ako, which is nalaman niya, so pumunta siya mga 5 days, ganun. Yung nanay mo? Opo, pumunta po siya kasama yung... Yung kinakasama na... Ay, yung anak? Opo. Yung kung okay. saan nabuntis siya? Opo. Na, pumunta saan sa? Pumunta sa bahay. Binisita kami. Nasa Philippines ka pa nun? Opo. So this happened more than 8 years ago? More than 8 years ago. Okay, okay, okay. okay. Nakakasunod pa po ako. Tapos? And then, si... Kasi medyo may sakit na siya noon eh. Nahalata na kasi yung goiter niya. Okay. Pero hindi niya inaamin sa amin. Pero nahahalata kasi may mga symptoms siya. Matanong ko lang, anong sabi ng father mo noon? Winelcome pa din. Parang... Baka naka-move on na yung tatay mo. Opo, naka-move on na siya. Nice. Kasi sabi niya, magiging magka... friend pa rin tayo, magiging civil tayo for the sake of our kids. Parang okay, ganun po. Good yun, good yun. Opo. And then yung tatay ko, which is tanggap naman yung stepsister namin, tinuring niya din na parang anak niya, parang kapatid din namin siya. Na, I mean, parang biological daughter pa din niya. Uh-huh. And then, nung nalaman namin na may sakit siya, minamaltrato nung asawa niya, sabi uh-huh. namin, which is napag-usapan naman namin ng first family niya na ipapagamot namin. Okay. And then, ayun, pinilit pa rin niyang umuwi kasi ayaw niya sa, hindi ko alam kung nahihiya siya, aloof siya sa amin. Siguro ano na rin yun, delicadeza na rin. Opo, siguro. Ako nagigets ko yung part na yun. Opo. Pero ang sabi kasi namin, papag-aralin din namin yung kapatid namin, which is kapatid is kapatid. So, in short, ang offer nyo ay iwanan mo na yon, dito ka na. Hindi man kayo magkabalikan ni tatay, at least dito ka, safe ka, parang ganon. Opo. Okay. Yun po. Mm-hmm. And then, ayaw niya. Pinilit niyang umuwi. So kami naman, wala naman kami mapagpipilin. Pero yung... Alam mo yung ang sakit kasi lahat na pati kapatid ng tatay ko, kinukonfinis siya. Parang gusto namin siyang pigilan. Pero ayaw pa din. Pati yung kapatid niya, kapatid ng nanay ko, pumunta pa din doon. Kinausap na dito ka na lang. Pero ayaw niya. So wala kaming magawa. Okay. Umuli sila. And then nung nandito na ako sa Singapore, malala na pala yung sakit niya. Okay. This was last 2019 po noon. Nag-message yung stepsister ko. Sabi niya, malala, may sakit si nanay. Ganito. Nagkakaroon daw siya ng manas. So sabi ko, ipagamot nyo. Magpapadala ko ng pera. Pagapot nyo. Ipunta nyo, dalhin nyo siya sa specialist. Then, ako ang kakausap sa doctor in case para malaman ko yung medication niya. Okay. Then, ano lang, pina-check up lang. Pero, bumili lang ng gamot. Pero, hindi siya dinala mismo sa specialist. Kasi nga, may goiter na po siya. May goiter po siya. Okay. So, yun, monthly po, nagpapadala ako ng pera sa kanya. Nung nag-start na yung communication namin,
napapadala ko ng monthly na pera niya para pampagamot niya. Then, mga 8 months, mag 1 year, sinabi daw, tumawag yung tita ko na kapatid niya, din sabi niya na kailangan daw nila ng pera kasi pampagamot. Parang tapos tinanong kung bakit hindi daw ako nagbibigay. Sabi ng stepsister ko doon sa kapatid ng nanay ko na hindi daw ako nagbibigay. Okay. So nasaktan na naman ako. Ano nagsabi daw yung nanay mo? Po? Ano nagsabi daw yung nanay mo? Opo. Silang dalawa. Okay. So, yung bakit, tita ko bakit naman, kaya? Hindi ko po alam sa kanila. Hmm. Nung yung kapatid naman ng nanay ko, tumawag sa akin, sabi, bakit ganito? Tulungan ko daw yung nanay ko. So, nagulat ako. Ha? So, walang alam yung family mo, nagpapadala ka sa nanay mo? Opo. Bakit naman? Hindi mo din i-clear. Hindi ko sinasabing mali ka, pero bakit di mo sinabi? Kasi ang sa akin, pagtulong is tulong, hindi ko... Ang pinapoint ko, kasi baka sinadya mo mamaya, baka kasi sinadya mo na walang makakaalam. Hindi ba ganon? Hindi kasi naman. Kasi baka magselos sila, kaya tayo na lang to. Huwag sabihin, hindi ba ganon? Hindi naman po, kasi kung okay. May kailangan, hindi naman po ako mahirap lapitan. Okay, tapos. Opo. And then yung iniyak ko na naman kasi bakit parang ginaganito kami ng nanay namin? Yung parang paulit-ulit. Hindi mo siya tinanong? Hindi na po. Kasi nagalit na ako na parang kinat ko yung communication. Bakit mo siya tinanong? Baka mamaya hindi naman din totoo ang galing sa kanya. Hindi mo nare-confirm. Baka mamaya biktima ng chismis. Hindi po. Kasi yung kapatid naman niyang tumawag sa akin. Still, iba pa rin yung masabi sa'yo. Saan tinanong mo? You should have given your mom the chance to explain herself. Yun lang po. Yun lang yung diba? Hindi ko nagawa. Opo. Kasi baka mama, you know, at some point, you have to give the benefit of the doubt eh. Kinat mo lang basta. Tapos ngayong last month, ngayong month po, medyo talagang siguro masyadong severe na yung sakit niya. Malala na daw. Which is galing siya, di ba yung place na nagdanan sila nung partner niya. Tapos, hindi po, taga Quirino yung mother ko, umalis sila doon. Okay. Tapos? Apo. Tapos nung sinundo ng mga kapatid niya na nasa Quirino, inuwi doon. Ngayon, tinatawagan nila yung kapatid ko na magbigay ng suporta. Kasi nga wala naman. Tapos gusto nila yung pag-aralin pa din daw namin yung kapatid namin. Yung ano, naging which bunga. Which is 18 na. 19 na siya. Ayun po. Parang bakit ang iniisip ko, bakit ngayon kung sobrang yung parang ngayong walang-wala na siyang lakas. Tapos kasi sobrang naapektuhan dito yung bunso namin. Which is, diba, napaka... Yung bunso sa tatay mo? May asawa, may pamilya na din po. Hindi ka mo naapektuhan yung bunso namin, yung bunso sa tatay opo, mo. Opo. Okay. Tapos ngayon, sabi nila na dalawin daw ng kapatid ko, pinapadalaw. Sabi ko naman sa kapatid ko, dalawin mo kung gusto mo. Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Gusto mo ng dalawin. Gusto mo siyang dalawin. Pero sabi ng bunso namin, ngayon pa na nabuhay. Yung mga ganon din yung burdens. Okay. Yan na, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko na parang hollow ba na hindi ko alam kung magagalit ako. Kasi
Diba? Ang sakit-sakit na. How is your mom today? Okay, ano, pina-check up daw po ng tito ko. Hindi pa rin kinakausap ngayon? Hindi po. So, umiiyak ka ngayon, pero namimiss mo siya, pero ayaw mo siyang tawagan. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung... Hindi, tatanong kita ngayon. Kasi isa lang naman ang point nito, namimiss mo siya, nag-worry ka sa kanya, ay, alam natin na unfair yung ginawa niya. Tama? Yup. Mm-hmm. That was 18 years ago. Tama, mali? Opo. No. Alam natin na deep in your heart, you wanna talk to your mom, kaya lang feeling mo, di ba, parang dapat ba ikaw pa lumapit? But on the other hand, iniisip mo na you're running out of time kasi she's getting older. Tama, mali? Mm-hmm. Opo. So what's stopping you? Hindi kasi maalis-alis yung sakit. Kung mamatay siya bukas, mas masakit ba? Siguro po. And you don't want that kind of regret na? Ayaw mo ng regret na yun. Tama ba ako? Kalimutan na natin yung ano, Abril, yung mga padala, ganyan. I think that will naturally follow eh, pag may communication kayo eh. Alam ko masama loob mo sa kanya kasi... Nung may nalaman ka tungkol sa yung hindi ka nagpapadala, you did not give her the chance to explain herself, right? Opo. Kinudge mo lang sa basta. Kasi manipis yung pagmamahal mo sa kanya eh. Tama ba ako mali? Siguro po. Very fragile yung love that you have for her. Kaya madali mong itapon eh. Kasi manipis lang yung pagmamahal mo sa kanya eh. Kaya tanong ko pa, ba't di mo kinonfirm? Sana kinonfirm mo. Kasi... Then, di ba, you have left no stones unturned pag gano'n, na-confirm mo. Paano kung mali ka? Paano pag di sinabi yun? We don't know kasi she was never asked. She was never asked to defend herself. Pero kalimutan na natin yun. Sinasabi ko lang yun as an indicator na gano'ng kanipis siya pag umahal mo sa kanya. And here you are. You are conflicted with the idea that a part of you still hates her. Huwag tayo magplastika sa part na yun. Oh. And the other part of you still loves her and longs for a mom. Tama, mali? Oh, yun yung nangingibabaw sa akin na parang kailangan ko din ng nanay. Pero bakit noon? Bakit hindi yun nagawa? Wait, well, the past is the past. Pwede, alam mo, pwede tayo sabay tayo in synchronicity. Sabay tayo, magpatikal-kal tayo parehas dito. We can never change the past. Diba? We can never change the past. You can never change the past. Your mom can never change the past. You agree with me? Nope. Yes, the past is the past. It could be painful. It could be a happy memory. Pag masaya, it becomes a moment. Pag malungkot, becomes a lesson. But the past is the past. Siguro po gusto ko po ng nanay. May nanay ka pa, buhay pa. No matter how... Wala muna akong pakialam kung whether she's bad or she's good. Bilang nanay. Doon muna tayo sa gusto mo. And your heart says you want to experience being a daughter to a mother. Opo. Opo, yun yung talagang... Tama, mali? Opo. Yes, and you can make it happen anytime. Tama ako, mali? Tama po. Yes. Sabihin natin selfish yung reason kasi gusto mo lang ma-experience. But still, you can make it happen. It's a start. Kaya na natin kung yung padala, tutulong, ganyan. That will naturally follow. Diba? That will naturally follow. Doon muna tayo sa what do you want? Anong gusto mo? You want a mom. Tama, no? Kay gaano kasama, kay gaano kabuti, gusto mo ng nanay. At may nanay ka pa. She's old. She's not perfect. She's ill. She's sick. Maybe she regrets what she's done.
Maybe she's not happy. Maybe she's suffering. But she's still alive. She's still alive. That says everything. She's still alive. Kakalimutan ko muna lahat na nagawa niya sa'yo. Doon mo ka sa gusto mo. Your heart says you want a mom. Make it happen. You miss her. Kaya kami iyak. Namimiss ko, nanay ko, pero hindi ko kasi makalimutan iniwan niya kami ng bata. Ako, tama, di ba? Yun yan, di ba? Pero namimiss ko siya. Pero hindi ko makalimutan. Iniwan niya kami ng bata ako. Those are those two things, only one of those, di ba, ay may kakapangyarihan ka mabago. The future. What you're going to do. The past, it's the past. Unfair itong payo ko sa'yo. Kasi it's as if I'm invalidating your pain. Na? Yung payo ko sa'yo, unfair kasi it's as if I'm invalidating your pain. Well, you know why? Ask me why. Why po? I just know that it's more painful if you lose the chance. Tama ako mali? Tama po. Exactly. Kaya ka, PM, kaya ka ang ano ko, ang option ko na lang, uuwi ako. Gusto ko siyang makita, pero... PM muna. PM muna. Establish communication muna. Yeah. Set things in the mood. Para pagdating doon, talking terms na kayo. Do it tonight. After din mag-usap. Ano ba naman yung ma? Alam mo, galit pa rin ako sa'yo, pero I miss you. That's you recognizing your pain and that's you saying, you miss her. I will tell you something. I want you to listen carefully. Ready? Up. In the grand scheme of things, our life is a fluke. Sinok lang tayo sa buhay na to. Many before us have come and they're gone. And after a long time that we're gone, many will come and take our place. Anong point ko? To a lot of people, our existence is insignificant. Are you following? Opo. Insignificant tayo sa maraming tao sa mundong ito. But sometimes we care so much about what they're going to say. Tama ba ako? Opo. Sa kadultuluhan ng panahon, what matters the most is how you lived your life. That made you feel contented. And the contentment that we can enjoy in this lifetime comes from acceptance. Acceptance. Letting go of the burdens, of the pain, of the anger, of the frustration. Alam mo, Abril, I will give you a different advice kung jowa pinag-uusapan natin. I just have a very special rule when it comes to parents. Very special rules. Pagdating sa magulang. Mm. Our parents are just human beings. They're not perfect. Hindi perfecto ang mga magulang. They are going to commit mistakes kasi tao lang sila. Mm. And they will always deserve the biggest space in our heart when it comes to forgiveness. That's the honor, that's the privilege of being a parent. Yun yung iniisip ko, bakit sa tatay ko, kahit kung anong gawin niya, bakit ang dali-dali kong, nagagalit ako sa tatay ko, pero
pag nasabi ko na yung galit ko, okay na. Bakit sa nanay ko, parang bakit ang hirap? Siguro malalim lang talaga yung pain. When you were 10, maybe it's the, you know, it's the best time for you to have a mom around and she wasn't around. Mm-hmm. Yeah. Nagigets ko yun eh. You know, when you were 10 years old, formative years yun. Tama? Opo. Grade 4 ka, pag-graduate ka na elementary, you would have wanted yeah. your mom to be there. Mm. Diba? Alam mo yun yung mga Opo. Pain that you are never going to get over. It will be etched in your heart forever. But that was you when you were 10, you were 12, you are now 35 years old. You think differently now. Tama mali? Opo. Iba ka na ngayon, 35 ka na. There are things that you can afford to feel when you were 10. You are entitled to that. But when you're 35, you have less option. To accept that your mom may leave this earth na ganyan yung estado niyong dalawa or do something about it. We are not going to live forever. You want to talk to your mom? Don't do it for her. Do it for yourself. Why? It is going to make you feel good, right? Opo. Yes. Regardless, napasamaan yung love mo, so what? The irony of life, pag mga kaibigan natin nakapagpasama ng love natin, kaya natin patawarin without them asking for forgiveness. Tama? Opo. Pag magulang, ang hirap, no? Parang kailangan nila lumuhod sa atin. Why? I am wrong tonight. Alam ko mali ako. I know I'm wrong for seemingly making you feel invalidated. But time is running out. She will not live forever. You agree? Opo. According to your story, may sakit siya, di ba? Opo. Alam mo, Abril, not for one second maniwala kang hindi siya nagsisisi. I'm sure she regrets what she's done. I'm sure she misses you and your siblings. But she is now living a life that's very far from what she used to live alongside you all. At wala rin siya siguro magawa. Yun nga po eh. Ewan ko, ang tagal-tagal ko nang hindi umiyak. Ngayon lang, sorry po. Hindi, kasi magaling ako. Napatawa kita. Sorry, ayaw kasi nang... Nabusit ka sa akin na umiyabang naman ang pangalan ka to. Okay na eh. Kailangan niya sabihin magaling siya, hayop to. Nabusit ka ba? Hindi naman po. Piyaw mo mamaya ha. Okay? Opo. Ako na-excite ako para sa'yo. Alam mo bakit? Hindi po. Kasi naiwan ka dun sa stage na 10 years old ka pa lang eh. The way you miss your mom when you were 10 years old is the way you long for her now at 35 years old. Tama ko mali? Tama? So pagbigyan mo yung 10-year-old self mo to be a daughter to your mom, it's never too late. Sorry po. Bakit sorry ka sa akin? Ako na. Medyo emotional lang. Baka may regla ka. Ewan ko ha. Kasi si GK minsan pag konting mabiro mo, umiiyak. Mukhang biruin, may regla ako ngayon. Uy! Totoo daw yun. Ba hormonal change, hormonal imbalance? It's either may regla ka o magaling ako. Pili tayo. May regla ka. Sabas, magaling po kayo. Magaling ako. Okay. Kasi wala kang regla. Okay.
Magaling. Buti na lang. At least magaling ako. Ang ganda ng pilian eh, no? Alam niyo ba ako na makakapagtanong ng mga ganyang tanong sa radyo? Kasi kilala niyo ako eh. I don't mean to offend anybody. I'm here as a friend. Kaibigan mo ako. I will expect you to call my show on Wednesday and update me. Baka na sa Malaysia po kami. Bakit? Sa Malaysia? Wala signal doon? Kasi every third week or fourth week of the month, mag-ano kami doon sa Malaysia, sa company. Well, yeah, po. Anyway, so call me when there's an update. Opo. Bago tayo magtapos, ano mensahe mo sa nanay mo? Ano? Sana pag-uwi ko ngayon, naging okay na. Mapagabot pa kita. Sorry, kasi mas napairal yung pagiging insensitive ko. O kaya siguro nasasaktan lang talaga ako. Magpagaling ka. Uuwi ako yung soon. Magkikita pa tayo. Miss na i-miss ko. Miss na i-miss ko yung time na kinaalagaan mo ako. Kinaalagaan mo kami ng mga kapatid ko. Miss na i-miss ko yun na yung mga inalakap mo kami. Yung mga yakap mo. Karang down na down kami. Miss na miss ko. Sana magtagal pang buhay mo. Maayos din natin. Wala ba yung mga problema? Kaya mga gusto? May nangyari. Yun lang, Papa Jackson. Basta magpagaling ka lang. Tutulungan kita. Yun lang, Papa Jackson. Okay. Listen. Deep in my heart, I love you. Alam mo, Abril, Papa Jackson, I admire you, your heart. Hinangaan ko yung puso mo. Salamat. It's difficult to feel what you feel now, knowing what you've been through. And I get you. Salamat po. So I admire the heart that you have. No? Sana, you can buy time for yourself. If not, don't waste any of those what you have. Congratulations. Thank you. Alam mo, bakit ako na-congratulate? Congratulations, Papa Jackson. Ang galing-galing mo. Hindi, sabi ko, alam ba't kita ka na-congratulate? Ay, hindi po. Kasi tonight, I feel like nailapag mo yung galit na meron ka sa kanya. That's the only thing in between you going to your mom and having that relationship, yung galit mo. Yun yung hindrance. Yeah, tonight you broke in the barrier. Keep it that way.
Congratulations. I'm so proud of you. Thank you. Amoy kimchi ka dun, ha? Amoy kimchi yun, ha? Amoy nasi goreng ka, ha? Amoy ko, gumanan, nasi goreng. Di po ako po makain dun. Ano ba yan? Di, pinapatawa lang ka dun. You were saying? Salamat po. Kasi gawaan yung pakiramdam ko. You're welcome. Salamat. You're most welcome. Tagal ko na kasi ina-attempt na tumawag na time na hindi pa siya kinuha ng kapatid niya. But then, hindi ko alam. Parang wala akong lakas ng loob doon. Pero ngayon, yun na. So, salamat po. Dahil sa programa niyo, ano, gumaan yung pakiramdam ko. You're welcome. Sabi mo, magaling ka po. Gano'n mo, dali. Magaling ka po, Papa Jackson. Parang may pambuhisit na dulohan. Wala na kinat... Wala na kinat... Napalang matino sa akin, no? Madami naman po. Look at that. Oh, someone's talking to you, huh? No, alaga niya, nagising. Who is that, huh? Hindi. Ingat ka palagi. Sige pa. Mag-ingat palagi. Sige po, kaya din po. Pabalitaan mo ako, ha? Apo, mag-update po ako. Yeah. Kasi kung hindi, pupuntahan kita dyan. Yeah. Sige po. Basta mas maaga. Ano. Gulat ka dyan ako. Habi ko sa tawagan mo ako, eh, ha? Layo-layo mo, kung tampak kita. Ay, naka. I will talk to you soon. Thank you for calling the show. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Si Abril ng Singapore. Aww.